Yung mga idol, kamusta? Dating tumalo kay Donaire sa bakbakan, di magugulat kung matatalo si Inoue sa rematch. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So halos 70% nga ng mga boxing fans at experts ang nagsasabi na sa bakbakan ng dalawang bantamweight superstar sa pagitan ni Nonito Donaire Jr. at Japanese monster na si Naoya Inoue sa Martes. Magiging one-sided lang daw ang mangyayari sa salpukan dahil literal daw talaga na hindi kakayanin ng 40 years old na Pinoy ang mabagsik na galawan ng Hapones sa ibabaw ng lona. Lalong-lalo na nasa kalagitnaan ito ngayon ng kanyang prime sa boxing sports. Bagamat para naman sa dating nakatalo kay Nonito na si Frampton, hindi daw siya naniniwala na Sherwin ang panalo ng Hapones sa rematch. Dahil palagay ng Briton, merong shock na mangyayari sa oras ng bakbakan. Aminado naman si Frampton na halimaw talaga na klaseng fighter si Inoue. At sa lahat daw ng boxer sa bantamweight, siya lang yung may kakaibang lakas sa bakbakan na posibleng ikatulog mo talaga sa ibabaw ng lona kapag tinamaan ka ng kamaon ng Hapones. Pero ang malaking problema, isubok na daw ang panga ng Pinoy World Champion sa bakbakan. Kaya tumanggap ni Nonito ng mabibigat na suntok at nakita na daw natin ito sa unang laban nila ng Hapones. Dagdag pa ni Frampton na sa rematch na to. Sigurado malaking adjustment ang gagawin ng kampo ng Pinoy kung paano nila madali ang pamalakasan na galawan ni Inoue dahil masyadong may experience na daw ang 4 Division Champ dahil sa ilang dekada niya na ito ginagawa sa laban. At sa ngayon daw na nagkakaedad na ito, nakikipag-compete pa rin siya sa highest level kalaban ng mga elite fighters sa kanyang division kung saan isa nga si Frampton sa bumilib sa dedikasyon ng Pinoy dahil sa sobrang tagal na nito na nakikipaglaban sa bakbakan na natili pa rin ito hanggang sa ngayon sa top level. At para sa kanya, sa mga nagsasabi ng mga fans na matanda na daw si Nonito para lumaban pa sa mga kagaya ni Inoue, feeling nito disrespectful ito para sa Pinoy legend dahil sa buong boxing career nito, magagandang laban at historic fight ang tinala nito sa kasaysayan ng boxing sports. Hindi daw ito sinasabi ni Frampton dahil magkaibigan sila ng Pinoy at suportado niya si Nonito sa laban nito kay Inoue, kundi sinasabi niya ito dahil ito daw ang katotohanan at nakikita natin sa karera ngayon ng WBC World Champion. Alam na daw kasi ng Briton na isang delikadong fighter si Nonito dahil isa ito sa mga na-experience kung gaano kadelikado ang Pinoy kaharap sa bakbakan. Sariwa pa kasi sa isip nito ang laban niya kay Donaire na akala niya ina-outclass na nito ang Pinoy sa bakbakan. Pero nadali siya nito sa huling bahagi ng round ng kanilang laban nang pinabulagta siya ni Filipino Flash sa ibabaw ng lona na hindi niya inasahan. Samantala, sa kabilang banda naman mga idol, Aston Palekte na alog sa laban kay Jason Maloney kung saan bago ang main event sa bakbakan ni Hine at Cambosos. Nagpasiklab muna ang dalawang bantamweight contender na si Maloney at Pinoy na si Palekte. At sa unang round pa lang ng laban, nagpakita na sila kaagad na malulutong na kamao sa bakbakan. At sa katunayan pa nga nito mga idol, round 2 pa lang parehong dugo na ang ilong ng dalawang boxer. Pero pagdating ng round 3, nagulantang ang Pinoy sa kanan ni Maloney na siya naman ang nagpagapang sa kanya sa ibabaw ng lona. Pinilit pa sana makipaglaban ulit ng Pinoy kay Maloney pero pinaulanan na siya ng maraming suntok na siya naman ang kinabagsak ulit nito sa ring. Sabay hininto ng referee ang bakbakan. Panalo po si Jason Maloney via TKO kay Aston Palekte.